Dito ako nagsimula at tinuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nangangalang G. Naituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Si Jason ay parehong batang sakristan sa St. Francis Church. Pareho silang tapat sa paninilbihan, ngunit si Adrian ay may pagkamahiyain kumpara kay Jason na sobrang lakas ang loob. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Mga anak, malapit na ang piyesta natin. Kailangan nating gumawa ng tema para rito. Huwag kayong mag-alala, Father Edwin. Ako nang bahala sa lahat ng yan. Sige, Jason. Salamat. Oh, narinig nyo naman kanina sinabi ko, ha? Ako nasasalo sa lahat ng pinapagawa ni Father tungkol sa piyesta. Kaso, Jason, gusto rin sana naming tumulong. Oo nga, para mas mapaganda ang mga ideas mo. Sus, wag na. Ako nang bahala dito. Bilang ako naman ang leader ng grupo ng ating sakristan. Father Edwin, gusto rin po namin gumawa ng logo para sa piyesta. O sige, lahat kayo ay gumawa ng logo at piliin ko ang mananalo sa susunod na misa. Ma, pa, magsimba kayo sa Linggo, ah. Gusto ko, nandun kayo pagka inanam si Father ang pagkapanalo ko. Sige, anak. Uy guys, magsimba kayo sa susunod na Linggo, ha. Bibigyan ako ng award sa logo making contest. Gusto ko nandun kayong lahat. Oba! Nagsimula ng mga altar boys sa pag-isip at paggawa ng kanilang mga logo para sa contest. Bawat isa sa kanila ay gustong manalo, kaya naman binuhos nila ang kanilang oras at talento sa paggawa nito. Samantala si Aldrin, nang matapos ang kanyang logo, ay humingi ng tulong sa iba't ibang mga tao para sa kanilang opinyon. Kailangan niya malaman ang boses nila para mas mapaganda ang gawa niya. Okay po ba to? Oo, maganda siya. Lola, maganda po ba? Oo naman, apo. Ayos ba sa inyo to?
Opo, kuya. Ganda naman ang gawa mo. Sigurado ako, ikaw ang mananalo. Salamat ah. Pero, alam kong magagaling din yung iba eh, at pwede manalo. Sige, kaya yan! Bago matapos ang misa, gusto kong makita nyo yung gawa ng mga talentadong batang ito. Lahat sila ay nagbuhos ng oras at talento para makagawa ng magandang logo para sa darating nating piyesta. At ang nanalo ay ang gawa ni... Teka, kaninong gawa ito? Kung sino man ang may gawa ng nanalong piyesa, huwag kang mahiya at ipakilala mo ang sarili mo sa lahat. Oh, ikaw pala yun, Aldrin. Halika dito. Napakaganda ng gawa mong logo para sa piyesta. Congratulations sa'yo, Aldrin, ha? At maraming salamat sa lahat ng sumali sa patimpalak. Congrats, Aldrin, at sa inyong lahat. Mali ako. Dapat nakinig ako sa inyo at hindi nagyabang. Magagaling kayong lahat. Magaling ka rin, Jason! Oh, sino nag-enjoy sa kwento na yun? Ako po! Mga bata, pag nagdadasal ba kayo, lagi kayo nagpapasalamat sa mga blessings? Opo! Diba dapat hindi lang kayo hingi ng hingi? Opo! Kwento niyo naman sa akin, ano ba yung mga bagay na pinasasalamatan niyo? Mason? Salamat po sa pagmamahal. Tama, Mason? Salamat sa pagkain. Aba? Salamat po sa sa mga naluan. Jack? Salamat po sa grasya. Mimay? Salamat po sa mga ginawa ni God. Tama. Heaven? Magsalamat sa mga nanay at tatay. Very good. Alam niyo, meron akong maaalala na isa pang kwento. Parable to ulit. Ito ang parable of the Pharisee and the tax collector. Alam niyo ba kung ano ang Pharisee? Hindi po! Ang Pharisee ay isang ordinaryong mamamayan dati na nakatira sa Israel, nananampalataya kay Papa Jesus. Ang tax collector naman, alam niyo ba kung ano ang tax collector? Hindi po! Ang tax collector ang nangungolekta ng buwis sa mga tao. Kaya parang yung tingin sa kanila dati, masamang tao. Kasi syempre, meron kayong pera, kukunin niya yon, kukuha siya ng porsyento, tapos ibibigay niya sa gobyerno. So, ang turing sa mga tax collector, masamang tao. Tapos, ito yung kwento ni Jesus. Yung Pharisee at yung tax collector, pumunta sila sa simbahan, tapos nagdasal sila ng sabay. Yung dasal ng Pharisee, sinasabi niya, Lord, salamat na mabait ako na tao, at hindi tulad ng tax collector na nandun sa tabi niya. Tapos sinabi pa niya na twice a week siyang nagfa-fast. Tapos binibigay niya yung 10% ng sweldo niya sa simbahan. Tapos ito namang tax collector, diba ulitin ko lang, tingin sa kanya masama siyang tao. Nakatingin sa taas, tapos pinapalo pa niya yung dibdib niya, tapos bigay na bigay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At sinasabi niya, Panginoon, humihingi siya ng tawad dahil siya ay isang makasalanan na tao. Pero kahit nga ba siya yung tinuturing na masamang tao dito sa kwento na ito mula sa mga ibang tao, sabi ni Jesus na siya ang lalabas sa simbahan na nakakuha ng pagpapatawad. Dahil ang tao na nagtataas sa sarili at nang mamayabang ay ibababa. Pero yung taong mapagkakumbaba ay siya ang itataas. O, diba? Ang ganda ng kwento natin ngayon? Opo! O, kayo ba? Ano yung ginagawa ninyo pag nagdadasal kayo? Inaamin nyo ba pag meron kayong kasalanan? Opo! Hindi ko nagsisinungaling. Tama. O, bigyan nyo naman ako ng mga pagkakataon na kunyari, nasa school kayo tapos meron kayong ginawang tama at hindi nyo kailangan ipagmalaki sa iba. Yes? Yung pinag-pray ko na Oh, very good. Bigyan ako kapag nag-correct kay teachers, sabi na kung anong ginawa ko,
Okay. Oh, yes, heaven. Yung kaklase ko, meron siyang PSP, pinagyayabang niya. Sabi ko, huwag mo pinagyayabang kasi masama rin. Okay. Ano pa? Yes. Yung naging tapat po ko, hindi ko po siya pinagyayabang. Very good. Ano at pa? Saka yung kaklase ko, hindi nagpaalam sa kaklase ng pencil. At tapos kinuha ko at saka pinayak ko. Tapos, humingi. Okay. Mga bata, alam nyo ba na si Papa Jesus lagi siyang nakabantay sa atin mula sa langit? Kaya kung meron tayong nagagawang tama, maliit man o malaki, dapat hindi na natin ipagmalakihan sa iba. Dapat hindi na natin yan isigaw sa ating mga kaibigan o sa ating pamilya dahil nakikita na yan ni Papa Jesus. So, dapat iiwan na natin sa Kanya yung pagre-reward sa atin sa ating mga tamang nagagawa. Pero dahil nakikita niya ang lahat, nakikita rin niya yung mga mali nating nagagawa. Kaya huwag kakalimutan na dapat lagi tayong humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At isang paraan na gawin yan ay sa paraan ng pagdadasal. Kasi pag tayo ay nagdadasal, nakakausap natin si Papa Jesus. Gagawin ba natin yan? Opo! Very good! Ang Diyos ay isang maawain na Diyos. Kaya pag nagdadasal tayo sa Kanya, sana puno ito ng pagmamahal, pasasalamat, at higit sa lahat, kababaang loob. Dahil ang mababa ay itataas. At sana gawin natin to sa ating araw-araw na pamumuhay, na huwag na natin ipagyayabang ang ating mga mabuting nagagawa, kundi humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. O mga bata, ready na ba kayo kumain? Apo!